Kristo, Bapa kami. Kristo, Bapa kami. Panginoon,
Thank you.
tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng makasandibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo ay mga anak ng Diyos. Linggo ng mabuting pastol.
Tinatawagan tayo ng Diyos na maging mabuting pastor. At ito rin po ay pinagulang ng pandaigdigang araw ng pangalanan para sa lukasyon. Lalo-lalo na po sa lukasyon ng pagpapari at buhay ng isang tao. At kasama na rin po yung lukasyon ng pag-aasawa. Kasi bahagi mo ang mga napakahalaga na kung tingnan mo natin ay magkakalit yung kahalagahan ng buhay ng pagpapari, ang buhay ang tinatawag single business at ang pamilya. So patuloy natin yung pagpapit ko kung sapagat sa pagpapitan ko ng mga bukasyon na ito ay iniulong natin ang matutunan natin yung pangayon ng Diyos na mabuting pastor. Kasi hindi na nangalaga na kung saan ay magpapayan natin ang nabanggit na hamon ng pinamahal sa ating pagpapit. Ako ang mabuting lupa na nag-aalay ng sarili. Ako ang mabuting pastor na nag-aalay ng sarili para sa kanyang mga lupa. Hindi lang po yung tumutukoy kay Jesus bilang siyang mabuting pastor. Ito yung tumutukoy sa atin na nag-aalay sa sumunod sa yama ng Jesus. Pero hindi lang po sinunan natin po hindi sa lahat. Sa panalangin natin para sa lukasyon ng pagpapari. Yung mga panalangin sa pumasok sa buhay ng konsagrado. Kasi ito yung mas mahirap. Marami yung nagpumapasok sa buhay ng asawa. Pero naman yung marami yung naman pumasok sa buhay ng konsagrado. Sabagat dito po na pagpapuloy yung hindi na buhay ng ating pananampalataya. Kapag may mga tao na nagahandog ng sarili para maging pastor ng lupa ng ating Panginoong Diyos. Bahagi po, no, nanais natin ng pabigyan ng pansin na isa ko kasi na binigyan natin ng pansin ko na karamihan ko po. Ang sabi ko ako ay aatin sa iyo na. Ako po yung pakasalaman ko ang pinakarating ng ligtas. Maraming salamat sa iyong panalangin. So, ito po yung seminar na CDCPHF. Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Ang nagtatawag na ang lugar na pagpuntahan ay Vietnam. Alam ko naman natin ang Vietnam ay communist country. Komunista ito. Bawal po yung magdiriwang ng anumang uri ng religious activities outside the church. At kung mayroon mga activities kasaroon ng simbahan ay kinakailangan yung pagbibigyan sa kanila. Kaya ako noong 1975, kung natalo yung mga Amerikano sa Vietnam, natalo ang South, ang Toro, ay lahat po ng eskwelahan, lahat po ng hospital na hawa po ng mga mati at pangapari ng simbahan ng Katolika, konfiskado at bawal magturo ng katesismo sa eskwelahan. Wala naman private school, lahat ng private school. Lahat ng hospital
So, pero, makikita po natin, nakita po natin, kasi may ganaw ko seminaryo at nandiyan tayo. Ang dami ng pasok ay magugulat ka kung sa dami ng kanilang mga nagpapakita. Yung isang seminaryo nila sa OGV, yung dami ng psycho, ay meron silang 200 major seminaryos. Philosopher and theologians. The oldest seminary in Vietnam. They have 200. Sa isang seminary nila, sa isang mga seminary, sa Sundo, yun po ay 2 hours away from Ho Chi Minh City, ay yung kanilang mga seminarista ay 500. 300 ang philosopher, 200 ang theologians. Ay, sabi ko ay, paano mo na namin ito ito? Ha? Sabi ko ng obispo, yung obispo ng Sundro, sabi na rin, ang susi daw ay nasa pamilya. Nasa tatay, nasa tatay. Kasi may minority na po sila. May minority na po sila sa Vietnam. Maliit lang po yung population ng Catholic. Pero kahit tayo sa dami ng pasyon nila, ay bahagi yung mga kusami tayo po dito sa Pilipinas, so tayo ay 85% ay Catholic. Pero wala for the period of 3 years. Tatlong taon.
sa akin. Kung minsan yung isang taon lang ang preparasyon, yung buwan na lang yung preparasyon namin sa First Communion, no? Yung baptisma sa Jumili, yung iba mga sakasa ng Manila. Pero yun yung hapon na kung saan nakita natin nasa tanang alaga sa pagiging magiging pastor ng mga magulang. At doon ang dagalan yung pastor. Doon ang dagalan. Sinakita mismo sa bawat pamilya yung lakas ng kanilang pananampalataya. Nanawa ko ay pakita mo natin na kung saan ko ay nangyayari ng bahagi ng kung saan hanggang makapag-alay ng sarili para sa sabay ng pananampalataya. Para maging mabuting pastor na hanggang sarili para pangalagaan ang tupa ng Diyos. Ay, kung hindi ko nalangin natin, ipanalangin na natin ang mga pangalaman kung magkaroon tayo ng mga problema ng pagpastoran para mapalakas po, mapalakas yung kahalagahan ng bawat pamilya na nasasakop ng ating parokya na hindi na matulungan yung sa ngayon ko sa hanggang ng kalawag-alawag ng panahon nito sa pagkikigang araw ng panalangin para po sa pastor. Mapangalagaan sa loob ng pamilya. May dilog namin sa araw ko ng may kapagano. May mga kami, may mga kami ng handang magagaw ng kanilang sarili bilang mga pari, bilang mga madre, bilang mga misyonero, laiko, meron tayo mga misyonero na may mga asawa, may pamilya, pwede rin nung maging misyonero alam. At dinanasin nyo niya, at magiging kami sa dahil mo tayo sa pagkabal ng kabilang mga magulang sa loob ng pamilya. Katulad ng pangalan ni Maria at Jose. Sumara sa palatayo ato sa Diyos na ang Panginoon mo sa na may kawangan ng Diyos na sumara sa palatayo ng mga buong sa Kristo ng Diyos na ang Diyos Panginoon na Tira na nagawa ng siya ng Espiritu Santo ipinamalangin sa palatayo ipinamalasayo ng mga sulitado ipinamalasayo sa Diyos na matayo ng Diyos na nagawa sa Diyos na matayo ng Diyos.
Santo
sa inyo ang Panginoon. At sa iyo rin. Taas at Diyos ang puso at iyo. Kaya hindi naman matapos ko.